Welcome to my YouTube channel, mga paps. Let's talk about GD. So, sa ating mga nanood ng ating GD, Suzuki GD 110. Check lang natin. Ha? Ay, okay na yan. Okay na yan. So, ayan, GD. Yung GD natin, mga paps. Lagi nyo check yung timing mark. Yung T mark. Let's say, yung T mark. Hindi yung letter T ha, yung guhit, yung kalapit ng guhit ng letter T. Doon po, yun o, oh, nakita mo yun, yung pinakampangil niya. Ayun. T mark. Tapos yung mismong 00 yun, ayun o. Oh. Saka doon. Okay, pag naka-TDS yung piston. So, yan. So, naging problema nito ay ayaw bumatak ng maayos. So, nagpalit sila ng stator na replacement at saka ito yung original. So, pagka minesure natin yan, so, ang mangyayari yan, try natin i-measure ha yung original na, yung dito sa pulsar side. Kasi naman, ang ano naman ito is full wave to, full wave. Full wave ang kanyang light coil. So, ito, measure natin. Agit lang po ha. Yeah. Measure natin yung resistance ng original na pulsar coil. So para at least nakikita nyo. Nakikita ng mga ano. Set mo yung digital tester mo sa 2K. So magiging output yan is 116. Set mo sa 2K. Ayan. 116. Ayan o, pag gumala, 115. Pero pag naka-din yan, 116. Yan yung original na pulsar coil. Resistance ng pulsar coil. So, ito yung replacement. Ito, palitan natin. Hanapin natin replacement. Sesyo na kayo. So, ito yung replacement. Shoutout to sa ating mga GD lover. At salamat po sa inyong panonood ng aking videos. So, check natin itong itong replacement, kung anong measurement pag sinet mo sa digital tester for about 2K. Set mo sa 2K. So, yan o. Mas mataas ang resistance, di ba? Kasi, yan o. Nakita nyo. 130, 131. Pag gumagalaw kasi nagwa-130. Pero pag naka-din yan, 131. So, mas mataas ang resistance. So, ikabit natin ito. Ito yung pwede mangyari na kapag binibirit nyo yung engine ninyo, yung tresera hanggang kwarta, nawawala ng batak. Okay? So, ikabit natin yan. So, yun ha. Para at least may mga idea kayo. Shoutout sa may-ari nito. Kay Boss Wilmer. Milber. Oh, kay Kuya Milber. Mayari nito. Hindi ko nila siya binidyo eh. Baka magkampo yung kanyang mga kakilala eh. Baka. Yan. Okay, kilala niya na ito. Itong motor na ito. So, ayan. So, shout out to sa ating mga GD. May nagtatanong kasi lagi sa GD natin. So, ayan lang. Okay? So, ang mga papayo ko lang dito about GD. Pag naglinis kayo ng karburador, pag nakita nyo may tubig ito, pinakamabuti, tanggalin ng tangke. Kasi sa loob ng tangke yan, punong-puno ng tubig yan. Okay? So, yan. So, ikabit muna natin. At okay na yan. That's it. Salamat po. Thank you sa pagsubaybay nyo sa ating GD. Sa ating GD. So, that's it. Shout out. Thank you, thank you. Pinandar na natin doon sa original na stator coil. Original na pulsar. Resistance niya ay set mo sa 2K. Critical ay 1.16.
Pero pag replacement, matigas na ito. At ang pulikan, yung malaking diferensya sa distance, siyempre pagka na-overvalue pagka replacement. So, ingat kayo pag bibili kayo. So, at least may idea na kayo kung ano yung resistance ng original, tapos yung mga replacement. So, makahanap kayo ng replacement, pero 116 pa rin ang value. Set sa 2K ng digital tester ninyo, may di okay, much better na pabibili nyo siya ng maayos. Ang mapapakinabangan. Alright. So, that's it mga paps. Thank you, thank you. Try.